Simula bukas, hindi pwedeng lumagpas sa 45 pesos ang 1 kilo ng well-milled na bigas. Ang sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, pansamantala lamang yan. Pero hindi pa man pinatutupad, umaaray ng ilang rice retailer. Siguradong malulugi raw sila at mapipilitang magsara muna. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ito po ay pansamantala lamang. Hindi ito tatagal. Yan ang pangako ni Pangulo at Agriculture Secretary Bongbong Marcos kaugnay sa ipatutupad bukas na price ceiling o price cap sa bigas. Ibig sabihin yan, hanggang 45 pesos lang pwedeng ibenta ang 1 kilo ng bigas simula bukas. Kumpiyansa ang Pangulo na malapit nang manumbalik ang dating presyo ng bigas. Tayo'y umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas. Tapos na ang season. At Kaya pagdating ng panahon, papasok pa, meron tayong mga in-import na bigas. Sabay-sabay na papasok yan. Sinabi yan ng Pangulo sa gitna ng mga tutol sa price ceiling. Kanina nagpunta ang News 5 sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Naabutan naming pinauubos na ng ilang retailer ang kanilang stock na bigas. Tutol sila sa price cap dahil tiyak na malulugi raw sila. Nag-uubos na lang po kami ng stocks. Bakit? Titinda po kami ng palugi. Wala naman pong negosyo nagtitinda ng palugi. Sa transportasyon pa lang daw ng bigas, talo na kung ibababa sa 45 pesos ang presyo. Baka ang ending, magsara na lang daw sila. Ang tanong po, saan po kami kukuha ng ganong presyo? Wala pang bumababa dito po sa palengke na ganong presyo. Wala namang problema sa samahang industriya ng agrikultura o sinag ang price ceiling, pero sana raw wag namang ora-orada para hindi nasasayang ang mga stock. Baka kailangan pang magbigay ng konting panahon ang ating gobyerno, at least a week, para lang maubos ng mga retailers yung kanilang mga nakuwang stock sa sinasabi nilang mas mataas na presyo. Eh bakit nga ba tumataas ang presyo ng bigas? Maging si Pangulong Marcos, hindi direktang masagot kung bakit. Pero tingin nila may umiipit ng supply. Talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ang pagmamanipula raw na ito sa supply ng bigas ang rason kaya nang himasok na ang pamahalaan sa presyuhan. Ang aking pag-approach pagka dumating sa ekonomiya ay nais kong sa hanggat maaari ayaw kong pakialaman ang merkado. At pabayaan natin, let the market do its work. Ngunit ay pinapakialaman na ang merkado natin. Pinulong na ni Pangulong Marcos ang iba't ibang ahensya para mabigyan ng ayuda ang mga rice retailer na maaapektuhan ng price ceiling. Kabilang sa mga inilatag ang tulong pinansyal sa mga tindero, programa sa pautang, suporta sa transportasyon o pagbiyahe ng bigas at paghanap ng alternative marketing linkages gaya ng mga kadiwa store. Binubuo na ng DTI ang listahan ng mga rice retailer at kung magkano ang posibleng ikalugi nila. Magiging batayan ito ng ayudang ibibigay sa kanila. Pati ang DSWD ipinresenta ang Livelihood Assistance Program para sa mga maliliit na retailer ng bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.